ganito po ang paliwanag ng namumuno ng Social Welfare Department sa Quezon City. Sila po ay napagbigyan ng Department of Interior and Local Government ng pagkakataon na ituloy hanggat nasa kanila pa ang pera at hindi pa ito binabawi o hindi pa sinusuli sa Department of Social Welfare and Development. Ngayon, tanong ng mga tao siguro dyan na mga hindi pa nakatanggap, bakit kami? Ayan, kaya tinatawag natin kuling-kuling DILG. Aha, ano ba ito? Ito ba ay ipatutupad sa Quezon City ng bayan o para sa lahat pwedeng gawin yan? Di ba, ha? Yung bang ginagawa ni Juan ay pwede rin gawin ni Pedro? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Ano sa 42? Teka mo na ba ang puso? Kaya po ay ikot ulit. Ikot naman. Ipinasisiguro ni Senator Grace Paul sa Department of Transportation o DOTR na patuloy na bibigyan ng gobyerno ng ayuda ang mga driver operator ng mga public utility vehicles kapag pinayagan na ang partial resumption ng kanilang pagpasada. Ayon sa senadora, kailangan ng mga ito ng ayuda lalo hanggang kalahati lang ang pwede maging pasahero ng mga pampublikong sasakyan dahil kailangan mag-ingat ng lahat mula sa COVID-19. Bukod dito sa hindi pa pala nagbibigyan ng ayuda ang maraming driver at operator memo mula sa Social Remediation Program ng DSWD. Tinukoy niyo po yung report ng LTFRB na 5% pa lang ng drivers o may 22,000 pa lamang na mahigit 390,000 ang hindi nagbibigyan ng cash assistance. Sa pagdinig kahapon sa Senado, mismong si LTFRB Chairman Martin Delgra ang nagsabi na mababal ang pagbibigay ng tulong sa mga driver. Nagbigay daw sila sa DSWD noong Marso.